hangin. At ang sarap pumunta sana sa bundok na yun. Ayan yung bundok na yan, pero maulan. Hello mga tol, this is Jack Breaker. At maraming salamat sa pagbalik sa channel ko. At eto naman tayo sa bagong video. Pero bago na lahat, intro! Hello mga tol, nakikita nyo kanina bundok. At medyo maulan ngayon. Then sana ako sa bahay at subukan naman natin lumabas. At eto, medyo maulan ngayon pero walang makakapigil sa desire natin na mag-vlog na labas. Then talaga kung gusto mo talaga at kung gusto mong may magawa ka at may mailabas kang film, may magagawa ka. Kaya eto, nasa labas tayo ngayon kahit umuulan at sana wala sumita sa atin. At tayo lang yata ang nagagala sa mga panahon na to. Dahil hindi pa nga totally okay dito sa lugar namin. Well, yung nakita yung video kanina, yun, yung bundok na gusto kong puntahan at gusto kong marating sa mga panahon at oras na to. Kung nandiyan kayo lahat at kung marami kayo lahat na nandiyan sa baba, kung naka-premier to, please sana manood kayo at makinig at huwag kayo bato ng bato lang dyan ng emoticons. At kung bago ko naman sa film ko, kung bago ko sa channel ko, please paki-press mo naman yung pula dyan sa baba and hit mo na rin ang bell para ma-notify ka naman sa mga bago na video tulad nito. And yun nga, papunta ako kung saan pwede tayo makarating dun sa bundok na yan. At taon na rin nang lumipas simula na napunto ang kuya. Ako naman as a creator, as bagong creator din at mga nagsisimula pa lang gusto ko naman yung may mailabas naman ako na kakaibang film. Ilimba sa head talk tayo kung may mga pagkakataon na malabas tayo. Kaya isa pa to, na-inspire lang naman ako dun sa mga gumagawa ng mga travel vlog. I mean, kung kaya nila, siguro naman kakayanin ko rin. Kaya itong desire ko na makapunta dun sa bundok na yan, subukan natin maghanap sa mga araw na to. Nakikita niyo yung lugar, isang site ng tourist spot. Ay nakita niyo, napakaganda, nagahati ang kadiliman. Ang kadiliman at ang kaliwanagan. Diba? Siyempre sa tayo pipili. Siyempre dun. Medyo sa kadiliman. Dahil nga madilim sa parting yun at dito okay. Mga bagong kaganapan dito sa Como, Italy. Medyo nagbubukas na uli yung mga bar. Simula na sila uli mag-set ng mga lamesa diyan sa labas-labas at pwede na kumain. So sana lang, no? Dire-diretso na lang din yan. At matapos na itong kasalukuyang pandemyang nagaganap sa ating kamunduhan. Kamunduhan? Kita niyo yung kulay. Anong kulay yan? Kulay fits na yan. At yan ang gusto kong puntahan. Sana makapunta tayo. Ako sa kayan papunta doon sa taas. Titignan natin kung meron ngayon papunta doon. Bilihan ng ticket. Titignan po tayo ng ticket. Buha tayo ng ticket papunta doon at ang presyo ay 570. Pabalik na yan para papunta. And binigitan nyo guys yan yung treno papunta doon sa taas. So yun nga guys, nakikita dito tayo sa tren papunta doon sa bundok na pupuntahan natin. Sabi ko nga, kahit ulan pa yan, hindi magpigil yung desire natin na makapunta tayo doon sa pupuntahan natin. So mamaya, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng pupunta. For now, hindi muna tayo. Dito ano, yan dati itong mga parks ng mga panahon na hindi pa uso yung pandemya. Punong-puno na yung tao. Everyday, punong-puno ng tao. So ito yung itsura ng tren. Ayun na siya. Leap na siya. Yan, nakikita niya yan. May tali yan. Hinahin yan lang dun sa taas.
At isang malaking travel lang ito na hindi pala pwede rin. Isang malaking travel lang yun na hihahapa. Walang driver itong train na ito. So, kung may disgrasya maganap dito, huwag naman sana. Pag naputol yung kable, eh sigurado tayo dito. So, mga uli, abang gaantay tayo dito. Tignan nyo muna ang view dito sa loob ng maliit na train na ito. So, kaya dahil nga walang mga tao ngayon, so kailangan muna natin mag-antay ngayon ng 30 minutes, to be exact, 30 minutes para umakit siya din. So, yung lago, papataas tayo. Ito sa pinaka-famous na madalas na pinupuntahan dito lang na pag mga galing sa ibang bansa. At napunta ka rito sa Como, ito yung mga isa sa mga pinupuntahan. Yung tungkol ko lang tinatawag nila. And alam ko, may mga vlogger na rin dyan na nakapunta rito. At nakapag-film na rin dito. So, sama ko rin kayo at nang makikita nyo naman din ang medyo. Kakaiba rin naman itong lugar lang. Finally, nagawa natin makarating dito sa isa pa lang sa isang parte na bundok na pupuntahan natin. And ipapakita sa inyo yung panoramic na ito. So yeah, maglalakad na tayo. Sabi ko nga kung talagang gusto nyo makapunta doon sa mga bagay, sa mga lugar. Kung gusto nyo puntahan at yung design nyo makarating doon, makakarating kayo. Kahit umuulan na tulad nito. So, kawawa yung camera natin at umuulan. So guys, pupunta naman tayo dun sa spot na tinuro ko sa inyo kanina, yung naandun ako sa baba. Tawagan ngayon ng Brunate, kung tawagin ay Brunate, isa sa mga famous. Isa sa mga famous na puntahan dito sa lugar namin sa Como at medyo mataas ang bundok. Nung napap ko naalala yung video kanina. Nung naalala yung video kanina na pupuntahan natin itong dulo na to at tuktok na to. Finally guys, nandito na tayo. At ang tagal ko na hindi nakapunta sa lugar na to. So, bisitahin natin ulit. At ipakita ko sa inyo yung tanawin ng Como. Sabi kong bundok kanina, nakikita niyo yan, nasa ilalim na yan. Yan, dun tayo nang galing kanina guys. So, at nakikita niyo yung kulay pitch na yan. Ayan yung kaninang unang-unang video na nakita. So yung kanina, kung nasan ako, nandyan tayo guys. Gamit tong telephoto natin na zoom. Nandyan tayo kanina, nagbigim tayo na intro. At naglakad tayo papunta dun. Pasakay dito. Ayan ang lago guys, yung nakikita nyo. Ayan. Oh, ayan, nakikita nyo na yung lago. At ayan, nakakit na tayo dito. And ayan, maglalakad-lakad naman tayo. Pero habang lalakad, mag-talk naman tayo. Dahil matagal-tagal na rin tayo hindi nakapag-talk. Ngayon, may nabasa ako sabi sa biology na after daw natin makipag-make love sa partner natin, eh meron tayong a man deposit 200 million spermatozoids. So lahat yun ng 200 million spermatozoids nag-swimming doon sa ilalim ng trail o doon sa trail, nag-swim up inside the trail para mahanap yung egg na makakabuo sa kanya. Now listen, ang makakapasok lang doon is 300 to 500 out of million na spermatozoid
Hindi ko alam kung tama. Pero i-google nyo na lang. 300 to 500 lang ang makakarating dun sa pupuntahan nila. Imagine mo yun, sa 300 to 500 lang ang makakapunta dun. Siguro yung iba sobrang dami, napagod. Well, kung tutusin, mukhang hindi naman talaga madali yung race. Tapos ito pa matindi, yung 300 to 500 na makakapasok dun, only one can fertilize the egg. Imagine! And in that case, the winner is you. So guys, naiisip nyo ba yun na you run without legs, without eyes, pero nanalo ka? You run sa race na yun na walang tumutulong, pero nanalo ka. Ngayon, para doon sa mga namang problema, anong ways mo para matalo ka sa pinagdadaanan mo ngayon? Di ba? Ngayon pa, mawawalan ka ng gana na meron kang mga paa, meron kang kamay, at meron kang mata para gawin mo yung mga bagay na gusto mong gawin. Meron kang mga goals, meron kang mga plano, meron kang mga gustong gawin. Ngayon, anong naiisip mo? Eh, dun nga sa nag-race ka na walang mata, wala kang paa, at nag-iisa ka lang. Ngayon, anong naiisip mo para hindi utuloy yung mga goal mo o yung passion mo as a creative o gusto mo maging YouTube creator o kahit anong create pa o creativity ang gusto mo? Anong way mo para hindi mo magawa yung mga yun? Kaya kung nanalo ka sa race ngayon, hindi ka pwede mag-give up. Kasi kung nag-give up ka, insulto yun ang mga creators. Ano man yung pinagdadaanan mo, kung ano man yung pinagdadaanan mo, big or small, take it as a challenge. Sino mo parang challenge yan sa buhay mo? Tulad dito ginawa ko, challenge na makarating dito ha, sa panahon na to ngayon, at umuulan pa, takala ko di makarating. Challenge to, makarating ako dito ha. Basta tatandaan mo, ano mong problema mo, tandaan mo, nanalo ka sa race na yon. You won the race. Kahit wala kang katulong, wala kang paa, o kulang na kulat, nag-iisa ka, nanalo ka dun. At ikaw yun. Sinasabi, ikaw yung nanalong yun. So, yun nga. In short, kayanin mo yung mga challenge mo sa buhay mo. Game mo challenge yan. Pilitin mo makuha yung desire mo. Yung desire lang, sabi ko nga lagi, mananatiling desire kung hindi mo lalagyan action at galaw yan. Pasok natin as a YouTube creator, so ano mang klaseng mga gusto mong mangyari sa buhay mo. So yun nga guys, maraming salamat sa pagsama nyo kay Jack Bregarek at panonood nyo sa channel ko. Panonood nyo sa film ko. Sana lang kung nandiyan kayo sa baba, bigyan nyo muna ako ng mga comment, suggestion para sa mga susunod na vlog natin at kung ano mga pwedeng gawin natin tutorial o wag lang sana mukbangers. I'm not a mukbanger. Vlogger po ako, di po mukbangers. Eh, syempre, bibigay din ako ng mga konting tips about filming. At hindi naman ako actually magaling, pero may konting alam din tayo at maraming sa YouTube University. Yun lang guys, maraming salamat, respeto pag mamahal sa inyo. Basta lagi nyo tatandaan, paalagi sa lupa habang nakatingin pataas. And this is Jack Bregarek! Okay.